Again, to guide lang po ang ating participants, ang ating pong pinag-uusapan as of the moment ay ang guidelines po on how are we going to utilize FY 2024 Human Resource Development Fund. Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. So our next discussion, and this will be about the Memorandum ng OUHROD 2024-04-27 titled Guidelines on the Utilization of FY 2024 Human Resource Development Fund. This was issued on March 11, 2020 in our platform, Sir Eric Sarmiento, A5 of NAIAP Central Office. Kayo na po ito. Hello, good afternoon po. Nakatingin ako sa taas eh. Nasa TV yung presentation. Sige. So, i-discuss po natin yung ano no, yung guidelines on the utilization of FY 2024 HRD fund. Ano bang next nito? Aro. Sige, ito yung part po ng guidelines, no? May 7 sections or may 7 ayan, may 8 sections pero parang 7 ang part lang nito. May background, pan-allocation, yung purpose or yung program, priorities, yung eligible activities, yung allowable expenses, process of utilization, and then yung last, yung quality assurance of PD programs. Sa background rationale, nabanggit na po ito ni Director, so ano na po natin dyan, ano? Tanan na natin to. Sa fund allocation, sa section 2, bale, isa-isahin po natin kung ano nakalagay mismo sa guidelines, no? Copy-paste yung ginawa ko po dito para at least may isa-isa natin. So sa fund allocation, mayroon pong 293 million po na binaba. Actually, last year, ganito din po yung amount. Ang nangyari lang po last year ay na-request po namin ng maaga na direct release from DBM to regional office. Ngayon po kasi ay sa central office to regional office. But hopefully, by 2025, hinihingan din kami ng listahan na rin po ng fund allocation. So baka tingnan natin kung pwede na siyang i-direct release din. Depende po sa magiging allocation na ibibigay sa atin ng DBM. So, nasa enclosure 1, yung breakdown. Sa mga hindi pa po nakakita nito, I think, kasi sa yung una sa Google Drive, and yun nga, hindi na makapag-upload sa Google Drive, puno na po yung Google Drive namin. I-send po namin yung link. Gamit po yung OneDrive kasi hindi na makarga doon sa Google Drive. So, doon na lang sa OneDrive. And then, yung sa aming parameters, kasi magkakaiba po tayo ng na-receive ano, sa region. Sa region, hiningi po namin yung class size. So, may mga small, may mga medium, and may mga large. Sa division naman, ito naman po yung parameters natin. May small, medium, at saka yung very large. Ayan, so sa fund allocation and physical target, kung makikita nyo po doon sa breakdown, meron na po siya kaagad na katumbas. Ilan po dapat yung matitrain na teachers and teaching related. So, andyan po, region 1 hanggang Caraga. So, kung titingnan po natin to sa pinakababa, ang target po natin na matrain by the end of the year ay nasa 225,852 at the minimum. At the minimum siya kasi meron po tayong tatlong modality na pinagbasihan ano. Doon sa targeting na ginawa po namin for this year ay dito lang po kami nag target sa may face to face
toll face to pay. So 293 million divided by 11,300. Ito yung cost capita natin kapag face to face. Ito po yung lumalabas, ano, itong 25,852. Pero hindi naman po dinidisregard yung other modality. So kapag po nag na-consider po natin tong ano, yung blended, gumamit po tayo ng blended at saka online, ang magiging target po natin maximum po ay nasa 63,000 using the Eric, na wala po kay Sir Eric. Okay po. So actually ito po yung kung paano natin gagamitin yung pondo na nabanggit po ni Director Jelo kanina, na pupondohan po natin yung mga professional development programs na tatanggapin mula sa schools, sa SDO at saka po sa region. And of course, these have to be quality assured. Okay po? And of course, hindi dahil quality assured ay okay na yon. So meron tayong mga sinusunod na dapat sundin. May mga guidelines tayo na dapat sundin on how are we going to utilize these funds, yung mga ibibigay sa ating pera. At yun po ang ipinapaliwanag sa atin ni Sir Eric. Okay? So we are still waiting for Sir Eric. So ang target maximum na matitrain po natin, if kinonsider po natin, mag-apply po tayo ng blended at saka ng online, ay nasa 63,909 yung physical target po. And then, sa section 3, itong purpose priorities, I think na discuss na po ito ni Chief Peng, kung ano yung mga programs. So, na-discuss na rin po itong mga RPMS League, itong mga don'ts po ito, itong section na to. Yung eligible activities po natin. Dito na po tayo sa eligible activities. So, naka-highlights po dito ano yung mga pwede nating ikargang mga activities under sa isang program. So, isang example po ng mga eligible activities, pag in-apply po natin, for example, itong induction program for beginning teachers. Ito po yung program title, ito yung program outcome, yung physical target niya. And then yung sinasabi po dito sa guidelines na activities, ito yung mga sample po. So, feature na po na nandito po sa guidelines. So, pwede po yung design and development ng LRP, ng printing, ng material. Kung kailangan ting orientation or training of trainers, and then kung magka-conduct na po tayo ng ano ng training of beginning teachers, yung technical assistance to ayan sa pag may mga schools na kailangan nating itulungan, so pwede rin po maging isang sa induction program. So ibig sabihin sa isang program pwedeng para ma-meet po natin yung goal po natin ano na physical target, yung makapag-train ng teachers, ng beginning teachers. Kasama na rin po sa program yung monitoring and evaluation. And then dito po sa mga activities na to, may katapat din po ito na output. So ito yung mga ina-expect natin na mga output after po ng activities. Sa eligible expenses naman po, actually, ito naman po yung ating mga parameters. I think alam na rin po lahat ng mga implementing office po ito, no? Yung ano yung nasa guidelines. Like yung sa board and lodging, transportation, supplies, yung honorarium, and then yung contingency. Although itong contingency may mga RO, may mga SDO po na, ano, no? Na sabi nila ay baka questionable sa kanilang COA. So, pwede naman natin siyang tanggalin. For example, din sa amin naman, sa Matatag, hindi na po namin, nung nagbaba po kami ng fund for the Matatag, hindi na po namin kinonsider, hindi na po kami nag-allot for contingency expenses.
and other expenses in support to aforementioned activities, provided these are classified under MOU. So, sa food and lodging po natin, 1,500 yung maximum. Kapag po private, kapag po private ay nasa 2,000. Ang traveling expenses po natin based po ito sa DO22 or yung guidelines on the official local travels. Yung training expenses po ay 300 po maximum per pax po ito, no, per head. And then yung sa honorarium po, ang basis po natin dito ay yung DBM circular. So mag-ano lang po tayo doon. Mayroon po doong computation. Paano po i-compute yung pagbayad ko sa mga resource persons, yung mga speakers po natin. And then, syempre, sa contingency nga po na subject to accounting and auditing rules and regulations. Ito na po yung napag-usapan din kanina, although makita ko po. So, una ay yung sisulit na programs. So, una po ay mag-call for proposal si ano, no, si SGODHRDS sa school, sa kanyang mga nasasagupang schools. Then, si schools po ay magsusubmit ng mga PD proposals. And then, si SGOD po, si SDO, will evaluate the submitted proposals. And then, I'll compile all the approved PD programs and transmit the same to their respective regional offices. If the program proposals are approved, the ROHRDD or the NAIAP are focused on issue as a fund allocation covering the approved program. So parang ano din po ito, parang sa central office, na kapag po nanghingi yung ibang offices ng HRD funds sa NAIAP CO, dumadaan po yan sa quality assurance before po ay recognition. And then kapag po na-recognize, saka po lang namin siya i-issuehan nung fund availability. So hindi po nila agad-agad magagamit yung pera unless mayroon po kaming binibigay na certification sa kanila. And then after po ma-review and ma-approve yung PD proposals, so CRO po, CRO, Regional Focal, tsaka niya pa lang po ipaprocess po yung downloading, yung ARETC niya para makapag-download sa division ng funding request, parang ganun. So siguro ang mangyayari na lang po ay minsanan ang gagawing downloading ni region sa division. And then si division po ang insurance sa HRDS po sa PMIS po ni SGOD, doon po i-encode yung mga na-receive po na funding for the program. Sila din po ang maglalagay kung ano yung program, ano yung amount, ano yung budget for that program sa PMIS. And then na baka i-report for PRC accreditation, na in charge naman po ay si SGOD pa rin. Yan, pwede ni school yung request nilang fund for the PD programs. So parang ano lang din po, ano, parang dito sa matatag yung sa school-based training ng teachers. Si school ang nag-implement, pero yung funding, lahat ng programs, naka-encode po sa PMIS account ni SDO. So, implement na lang talaga si school. And then, ayun, so, TOR din po ni SGOD na i-prepare and submit the fund utilization report sa PMIS. Encode sa PMIS yung mga accomplishment po. Isasubmit yung quarterly accomplishment
And then I think mayroon pong sa enclosure po yung monthly monitoring ng accomplishment. Yeah, so balikan po natin yung itsura nung enclosure. Bilis naman ang ano. Ito po yung sample ng enclosure tree na gagawin po natin. So, may KRA, ano yung title ng program, yung background, expected outcome. So, ito rin po yung ano, yung quarterly accomplishment na ginagawa naman din po natin. Ayan. Tapos, paano bumalik sa ano? Paano bumalik doon sa ano? Doon sa ano, shortcut. Ito naman po yung sa enclosure 4. Ito po yung ito po yung parang yan, yung certification kapag po na quality assure na po yung programs, and then kapag po may naibigay na po yung quality na certification, and then pwede na po silang bigyan ng fund. So katulad po sa amin, meron po kaming ina-attach sa ARATC kapag po nanghingi ang ano, ang ibang offices ng fund. So ito pong certification, parang ganito rin lang po yung itsura ng certification sa central. Ang enclosure 5 naman, ito naman po yung sa enclosure 5. So may mga sample naman po dito sa PowerPoint. And kahit doon po sa nakalagay sa OneDrive, meron din pong mga samples ng mga enclosures. Ito naman po yung sa enclosure 6, certification of fund allocation. Ina-attach din po ito sa ARATC. Parang sinasabi natin na may available fund para po dito sa program na ito. So dito naman na tayo sa SDO LED. Naka-process. Halos parehas lang din po doon sa high school LED. Si dito naman po si region po ang in-charge sa pagtatawag, yung call for proposals. Si SDO po, si SGOD po ang magsasubmit ng mga proposals ng divisions. So kung may mga proposals po din ang ibang kunyari yung sa CID, so ang in charge po na magsusubmit, magko-collect po ay si SGOD. And then si NAPR or HRDD, sila po ang mag-evaluate ng papel po ng division. Ito po yung napag-usapan kayo, nabanggit po ni Chief Peng na kapag po proposal ng SDO, ang mag-QA po ay RO. And then lahat po ng mga proposals ay i-consolidate po ni RO, and then isa-submit po sa central office. And then si HRDD or si RO pa rin po ang in-charge sa pagpo-process po ng sub-RO, ng issuance po ng sub-RO. So
ito ay I think pinapadaan pa rin po ito sa ARADC, and then gumagamit pa rin tayo ng PMIS dito kasi kunyari sa amin naman ay kapag nag pa-process kami ng issuance ng sub-arrow, pinapadaan pa rin namin sa ARADC downloading of fund ang yung title po ng aming ano ng ARADC. And then once po na ma-receive po ni SDO yung kanyang funding sa account po ni SJO, di po siya ilalagay in code. And then si SDO, SJOD ang in charge po sa pag-process ng PRC accreditation, and then ayun po implementation of PD programs, preparation and submit fund utilization report. Ayan, so more on si SJOD po ano ang in charge. Sa RO LED naman po, ito yung mga PD programs na ang mag-run po ay si regional office. Si NAYAP Quad, central office po ang in charge ng call for proposal. RO will submit PD proposals. I-consolidate po ni RO HRDD or NAYAPR yung mga proposals po. And then si Quad, NAYAP Quad CO ang in charge po sa pag-evaluate ng mga submitted proposal. And then once po na ma-approve po yung kanilang mga proposals, si HRDD po sa kanyang account naman po ini-encode yung mga programs plus yung mga funding. Although napapractice naman na talaga natin ito, no. And then si RO po ang in charge sa pag-process po ng documents ng PRC accreditation. And then ayan po, sila na rin po ang mag-implement, mag-prepare ng prepare and submit fund utilization monitoring report, and then include accomplishment in the PMIS. Bali may na-check lang po kami dito na parang typo error lang po ito, no, yung kaya dito po sa bandang left may mga naka-slash naka-slash ng red, so dapat dito ay na ngayon lang din namin nakita na na-copy paste po yata yung sa division led na mga paragraph po, no. So dapat dito sa 4 ay RO HRDD shall then encode the program to the under the account of HRDD. So nakapi lang po yung dun sa TOR ng ano ng STO. And then sa dito po sa ano sa next po ay HRDD naman po ano RO HRDD shall undertake the submission of all pertinent documents to PRC. And then sa number 7, after the conduct the SDO, so palitan lang po namin to ng RO kasi nasa RO led programs na tayo, plus yung pinakailalim po, no, and submit the same to central office po ito. Actually nakapansin po yung ibang mga regions chief po natin, regional chief, so thank you po sa sabi sa amin ano yung mga itong mga nakita po dito. And then itong number, itong 8, yung SDO HRDS shall din encode. So dito ay RO HRDD po ito. So ito yung mga nakita naming copy paste from SDO na TOR. Bali ang siguro mag-send na lang po kami ng corrected copy. So addendum na lang siguro, or corrected copy yung gagawin. Tapos i-resend po namin sa inyo po, sa RO, para pag mag-inform din po kayo, mag-orient po kayo sa division, ay tama na po yung ano yung guidelines na maibibigay sa kanila. Hopefully ay hindi pa po na nakakapagbigay ang RO sa SDO nitong copy, nitong guidelines. Sa quality assurance, i-elaborate pa po ng quad po ito. Siguro maya pag sila na po yung magtutok. Pero ito lang po yung laman ng guidelines. Bale, itong sa D,
to ensure effective and efficient implementation of PD programs. Gagawin ang the following shall be undertaken. Yung monthly submission of the FY24 monitoring and evaluation report, yung quarterly program, yung PIR natin, ano, so meron naman tayong PIR. Yung submission po natin, meron naman po tayo nung online na pinapasagutan sa mga division tsaka sa region. So, yun po yung i-update po namin, and then i-resend po namin yung link ulit po sa inyo. Ito po yung nag-update po ako noon na sinasabi ko na may mga division pa na wala pang nakalagay sa WFP nila, naka-red pa. So, mag-update po ulit ako kung sino po yung mga division pa po na ang status po sa PMIS ay no WFP. Kasi ang ginagawa ko programs na magsisend po ulit kami ng link para dun sa ating parang monthly monitoring po ng ng ating mga programs implementation. And then CRO and SDOs are required to encode the utilization fund through their respective PMIS. Actually, alam ko pinapractice naman na to na yung quarterly report ay nag-upload tayo sa PMIS, yung mga focal person po natin sa PMIS. The result of this shall be the basis of the adjustments in fund allocation to be given for the succeeding years. So parang ito lang po yung laman ng ating guidelines. So kung may mga nasa OneDrive po ito, so send na lang din po namin yung link. Plus yung corrected copy po ng guidelines. Ayun lang po. So, kung may mga questions, padala po nating usapan. Thank you po. Ayan, maraming salamat po, Sir Eric. Do we have our questions po? Ayan, we have a participant who just raised her hand. Chief Dina, do you have question po? You are recognized. Thank you, Sir Georgette. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sir Eric. My question is intended for you. You mentioned that, of course, in the allocation, there are certain amounts for a particular division. And, of course, we welcome changes of the processes. Okay lang naman po yun. The question is that, what if there are divisions who work faster than the other? Like, for example, marami po silang maipa-forward, tapos depleted na yung budget allocation nila, tapos may isang division na kahit na anong call for proposal ka, eh, hindi siya gumagawa. Can we move the fund to the another SDO is working more than the other one? Kasi pag ganun siya, sir, baka ma-tendency na hindi gagalaw yung fund pag i-ano namin siya per ganon. But syempre, madi-deprive naman yung iba kung hindi talaga, kung may mas mabilis nga naman. So what are we going to do on that, sir? Thank you. Ma'am Dina, yung sa ano, yung sa divisions po, no? Doon sa enclosures po natin. Yes, sir. Yung division, di ba, per division meron eh. Siyempre, ipapublish namin siya na ito yung budget allocation ninyo. Tapos, hindi sila magsasubmit ng proposal. Tapos, here comes another division na mas mabilis magsubmit ng proposal. So, can we move the fund to them or sasabihan namin na hindi ubos na yung sa inyo while we will wait for the other divisions to submit? Ang fear ko doon is that baka po mag-lapse yung fund kung hindi gagalaw yung ibang division. Ma'am, baka hindi po muna natin ibibigay yung fund ng isang division sa ibang divisions. Siguro baka kasi naka-allocate siya for that division. So baka tingnan natin yung magiging report and then okay. Siguro mag-report po sa central office na yun, yung parang ginawa na namin ng lakad. Pero wala pong ano, then siguro mag-advise si Central kung po pwedeng ibigay doon sa division. Noted on that. Yes, sir, Eric.
Noted. Thank you. Thank you po. Si Sir Romel. Ay. Hello, Sir Eric. Yes po, yes po. Ah, okay. Meron akong gustong tanungin dito sa... Sige, sir. Sige po. Sa capacity building ng evaluators, and it is stipulated a while back in your presentation that it is a cascade model. Lahat po ba ng mga topics doon, sir, sa drive by nine doon na, because we are toying the idea of having an orientation on the memorandum number 44, kasi evaluation of PD program is essential in both schools, SDOs and ROs. Okay na po ba na gagawa na po ng what would be the administrative arrangement in RO2? Is it the PIP only because you have already the program design? Thank you. Hello, Sir Romel. Sir, yung sa cascade, yung sa quality assurance, yung capacity building ng evaluators, baka nandito po ang QUAD? Masagot po. Director Leia is raising her hand. Yeah, ayan. Ma'am Leia. Ma'am Leia. Okay. Sige, regarding the... good afternoon, Director and everyone. So, regarding the question of the programs for our evaluators, we have scheduled in the different program. We'll capacitate first the regional evaluators. And yes, we use the cascading model. But then, of course, we'll make sure that the delivery of the program will not compromise its qualities. Ayan, thank you po for the clarifications. And thank you also to Sir Eric. Do we still have questions from our participants? May nakikita akong mga tanong dito sa chat group. Pakisagot ito, Eric. Ikat ko yung tanong ni Chief Dina kanina. Ang naitanong mo, Chief Dina, tama ba? Na halimbawa, itong isang division na ito ay hindi naman nakaka-develop. Parang ang iyong pinupunto kanina is it possible to reallocate the budget to other divisions? Am I right in understanding your question a while ago? Yes, ma'am. Okay, sige. Ano sagot nga ni Eric? I cannot use the fund for intended for a particular division. We will just encourage them while we report the proceedings or the concerns to your office lang. Ah, okay, okay. Ganito yon. Kasi ang, again, balikan natin yung intent nito. SDO kasi, nasa SDO yung budget. Kasi technically, para masuportahan yung needs ng schools. Schools nila doon sa division na yon. So, therefore, yung budget ng division, intended talaga para sa mga pangangailangan doon sa mga schools nila. So kung hindi man makadevelop si SDO, at least yung schools nila, na-encourage nila na mag-develop ayon sa kanilang mga pangailangan at sila quality assure. I believe, tama ba ako ng pagkaunawa, Eric, na yung budget para sa SDO ay for their schools. At yung budget para sa RO ay for SDO initiated. Tama ba ako ng pagkaunawa? Ang school po, ma'am, kapag po may proposal sila, kukuha sila ng chunk doon sa SDO budget. Kapag po may program si SDO, may budget sila sa doon sa parang dalawa po ang mag hahari doon sa budget for the SDO. Yung develop ni school. Yes. Hindi ba magpapa-approve pa si SDO sa RO? Yes po. Kapag po na-approve yung kanyang proposal,
Then ang kukuha din siya ng budget ay doon sa binigay mo doon sa SDO. Yes, yes ma'am. Yes ma'am. Ah, okay. So ngayon ang nakikita ko dito yung access, yung ano opportunity, Chief Dyna. So ngayon sa inyong ano, sa inyong pamamalakad din diyan sa RO level, I do hope ma-communicate yung intent, why are we doing this? We are providing equal opportunity for all, 'di ba? Equal chances na makapag-develop base sa kanilang pangangailangan. And then the quality assurance measures, of course, across governance levels. So, ang intent again is walang makakarating na reklamo sa atin, no? Na hindi nabibigyan ng mga ganitong immediate naman nilang pangangailangan, pero wala daw silang opportunity na mabigyan ng professional development program na para dito. Yun kasi yung pinakang intent dito eh. So I do hope isa tayo ng, at the end of the day nga, at dahil nakikita ito ng RO, kayo yung pinakang accountable sa rehiyon ninyo, so ensure natin na kahit sino mag-develop school, kung mabagal-bagal man yung division na yon, o yung school na yon, so at the end of the day, lahat makikinabang dito sa pool of professional development programs, whether in a form of learning action cells with features of collaborative expertise sessions and INSET. So regardless kung ano man yon na pwedeng gamitin sa school, at the end of the day, available sila at nakikita yun ng RO. May mabagal man o hindi. Kasi yung ang intent ng communities of practice. Kay may maiiwan o kay mabilis, at the end of the day, pare-parehas na mabibigyan ng opportunity or access doon sa ano available quality assured PD programs in that particular region. And then later on, i-open natin yan na maging available nationwide. Nakuha ba, Chief? In other words, yes, at the end of the day, we're banking on your leadership sa Region 1. Ha? Thank you. Thank you. Thank you, Director. Okay, thank you very much, Director. Thank you also, Sir Eric, for the discussion of utilization of human resource development. Like and subscribe to the L&D channel on YouTube using the link youtube.com/@learntolead channel. For more information, visit our NAAP Region 8 official Facebook page at facebook.com/NAAPRO8.